Okay, sa Leviticus po, ano, chapter 23, verses 33 to 36, at sinasabi po doon, "And the Lord said to Moses, speak to the Israelites and say, on the 15th day of the 7th month, the Feast of Tabernacles to the Lord begins, and it continues for 7 days. On the first day, there shall be a sacred assembly. You must not do any regular work." Thank you. "For 7 days, you are to present an offering made by fire to the Lord. On the 8th day, you are to hold a sacred assembly." Thank you, Pastor. "And present an offering made by fire to the Lord. It is a solemn assembly. You must not do a regular work." Di tayo pwedeng magtrabaho, sabi doon. "On the 15th day of the 7th month, after you have gathered the produce of the land, you are to celebrate a feast to the Lord for 7 days. There shall be complete rest on the first day and also on the 8th day. You are to dwell in booths for 7 days, or the native born of Israel must dwell in booths, so that your descendants may know that I made the Israelites dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God." So Moses announced to the Israelites the appointed feast of the Lord. Okay, Sukkot, na tinatawag sa Hebrew, called the Feast of the Tabernacles or the Feast of Booths. Ito po ay isang Jewish na autumn festival ng dobling, doble po, no? Dobling pagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Nawa sa araw na ito, magkaroon tayo ng doble, triple, amen? Hanggang 10 pagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Amen? Amen. So ito po ay isang dobling pagpapasalamat na nagsimula sa ika-anim na araw ng Tisri. Alam niyo po yung Tisri ay yung buwan ng Setyembre o kaya Oktobre. Limang araw matapos ang Yom Kippur o yung pong tinatawag nilang Day of Atonement. Ito ay isang 7 araw na celebration na ginagawa ng mga Israelita. Ang unang araw ng Sukkot ay sa simula ng September 21. So ito pong year na to, nagpasimula po ang Feast of Tabernacles ng September 21, 2021. Okay? At natapos po ng huli ng September 27, 2021. Amen? So natapos na po ito. So ang ating pong celebration ngayon ay post, amen, Feast of Tabernacle celebration. Sa festival pong ito, ang kanilang ginagawa ay yung sila ay gumagawa ng huts o kaya mga kubo na gawa ng mga sangay ng mga puno at ng pagkuha ng 4 species ng halaman na may panalangin at pasasalamat sa Diyos para sa bunga ng lupa. Ngunit ang kahalagahan po, no? But the significance of the Feast of Tabernacle for us Christians is the indwelling of God within us. Bilang Kristiyano, ang kahalagahan po ng piyesa ng tabernakulo, ano, ay para sa ating ay yung manahan ang Panginoong Diyos sa loobin natin, sa ating puso, sa ating espiritu. Ito ay ang pananahan ng Diyos sa kanyang mga anak. At upang tayo ay kanyang panahanan, kailangan muna nating matutuhan o maunawaan ang kahalagahan po ng patuloy-tuloy na mamuhay sa presensya ng Diyos. Kasi po, alam nyo, may kalayaang mananahan ng Diyos kung matututo tayong patuloy-tuloy na manahan, okay? Mabuhay sa presensya ng Diyos. Para matutunan po natin ang kahalagahan ng patuloy na mamuhay sa presensya ng Diyos, first, we need to understand that, number one, God, our beginning is God. Okay? Our beginning is God.
It is at His hand and by His plan that we began. Okay? Ang ating pasimula ay ang Diyos. Nasa kamay niya at nasa pamagitan ng kanyang plano ang ating pasimula. Kayo po ba'y naniniwala doon? Amen? Dahil kung wala siya, hindi tayo mag-e-exist dito sa lupa o saan man, okay? At kung wala siya, hindi rin tayo maaring maging kompleto. Amen? Kaya po tayo nag-exist dahil sa Panginoon. Ang completeness natin ay nasa Kanya. Kung sa gayon, ang ating hangarin sa buhay ay maging kompleto sa Diyos. Nagsimula tayo sa pamamagitan ng paghinga ng Diyos ng Kanyang hininga sa ating mga buhay. Binigay niya sa atin ang Kanyang Espiritu at isang kaluluwa. At nang dahil dito, binigyan niya tayo ng dahilan upang mabuhay. Purihin ang Diyos. Amen. Kahit ano pong paulit-ulit kong iniisip, ano man ang estado natin sa buhay, ano man kalagayan natin, pinagpapala o paraging problema, walang kwenta yan. Amen. Ang mahalaga, hiningahan tayo ng Diyos. Hallelujah. Ang naka-imbak dyan ay ang Kanyang buhay. Yung hininga niya ay yun ang Kanyang buhay. Amen. Sa Ecclesiastes po, chapter 3, verse 11. Okay, Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Sabi po doon sa Amplified Version, He has made everything, He has made everything beautiful in its time. He also has planted eternity in man's heart. Ano yung pinlant niyang eternity in man's heart? It is His life. It is the power of His resurrection life. And that resurrection life lives throughout eternity. Amen? Sabi doon, He has planted eternity in man's heart. Kaya ang nananahan dyan ay ang buhay ng Diyos. Buhay na magpakailanman. Hallelujah. And minds, a divinely implanted sense of purpose. Amen? Working through the ages, which nothing under the sun but God alone can satisfy. Hallelujah! Ang ganda po nun, ano? Ang ganda nun, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? He has planted, sabing ganun, planted a divine implanted sense of purpose. So sa puso natin, naka-built-in na yan. Ang kahalagahan ng layunin natin sa buhay na ang tangi lang makakasatisfy dyan o makakapagbigay ng kasiyahan sa atin ay ang ating Panginoon. He's the only one that can satisfy our lives, yet so that men cannot find out what God has done from the beginning to the end. Number two, we need to understand if only God can satisfy this longing, okay, in our hearts, then our goal in life should be to get in contact with God moment by moment. Amen? So Psalm 145 verse 16, ito po yung sinasabi, ano? You open your hand and satisfy the desire of every living thing. So ang kasapatan natin ay ang Panginoon. Isaiah 50 verse 11, the Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones, and you shall be like watered garden and be like a spring of water whose water do not fail. Kung tanging ang Diyos lamang ang makakapagsaya o makakapagbigay ng kasapatan sa pananabik na ito na nasa ating puso, kung sa gayon, marapat lang na ang ating hangarin sa buhay ay dapat na palaging makipag-ugnayan, makipag-ulayaw sa ating Panginoong Diyos. Kung gayon ako ay naniniwala na ang tanging tunay na mahalagang bagay sa buhay ay ang bumuo ng isang malapit na ugnayan o relasyon sa Diyos. Sinabi po ni Jesus na ang pinakamahalagang utos ay ibigin ang Diyos. Di po ba? Love the Lord thy God ng buong puso. Sinabi din ni Jesus, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos.
upang mahalin ang Diyos at gawin ang kanyang kalooban, dapat kang magkaroon ng palaging pakikipag-ugnayan sa kanya. Ito po ba'y malinaw sa atin? Alam niyo po ba, pwede tayong magkaroon ng 24/7 na kaugnayan sa Panginoon. Alam niyo po paano yon? Ang kamalayan ng iyong buong pagkatao ay nakatuon lamang sa kanya. Sinabi ng Biblia na tayo ay dapat na patuloy na manalangin. Kung ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos, sa gayon dapat tayong laging nabubuhay sa panalangin at sa presensya ng Diyos. Yung bang palagi nating sinasabi sa Kanya kung ano ang nararamdaman ng ating puso? Di po ba? Limbawa, nainis ka, Lord, nainis ako, patawarin mo ako. Kasi nakakainis naman yun eh. Di po ba? Yung bang wala kang tinatago sa Kanya? You are transparent to God. Amen? Amen? At tayo ay matutong makinig sa Kanyang paraan para sa ating buhay. Di lang natin siya kinakausap, but learn to be quiet and listen. Ako po, madalas pag nagmamanahe ako, nagtatangs ako, and then sabi ko, Lord, anong sinasabi mo sa akin? Alam niyo po, may karanasan lang ako, no, 2 days ago. Kasi manganganak po ako ng kasal sa Sabado ba yun? So, yung pong kanilang motif, medyo mahirap pong ternuhan. So, nag-search po ako sa Lazada, no? Meron ako nakitang gown doon na medyo malapit. Ang mura lang. So, binili ko yon. Eh ngayon, nung dumating po yon, parang hindi gaanong maganda. Okay? Ang pangit po ng pagkatahe. Well, anyway, pinarepair ko po. Lalo po, nagkaroon po ng konting problema. So, nung 3 days ago or 2 days ago, yung gabi po, habang pinag-aaralan ko itong sermon na to, sabi sa akin ni Lord, Karina, buksan mo nga yung cabinet kung saan mo linalagay lahat ng gown mo. Sabi niya ganun. Ah, Lord, bakit kaya? So, hindi na po ako nagkatubili. Binuksan ko. Alam niyo po, pagbukas ko, meron pala akong gown na kamukhang-kamukha ng kulay ng motif nung inaanakan ko ng kasal. Imagine po, nangusap po ang Panginoon. At nang dahil doon, sobra po ang kagalaan ko sa kanya. Sabi ko, talagang napakarunong mo. Sabi kong ganun. Napakabuti mo. Kaya love kita eh. Sabi kong ganun sa kanya. Nakalimutan ko po na may gown pala akong ganun. Hallelujah. So, napakainam po, no? Palagi mong kasama. Kinakausap ang Diyos. Tapos siya ay nangungusap sa iyo. Kasi alam niyang lahat ng bagay. Hallelujah. Kaya ang Kapampangan, eh, kamatiklo, nung kaya ka magmamasa. Amen? Amen? Kung sa kanya ka nakikinig. Okay. Number 3, ang tanong. Have you ever sought and talked with God and heard His voice? Nakipag-usap na ba tayo sa Diyos? Yung bang may sinabi ka at hindi lamang naghintay na makipag-usap ang Diyos, ngunit narinig mo ang sinabi niya? Di po ba? Kung ito ay totoo sa iyo, kung gayon, alam mo kung papaano ang manatili sa presensya ng Diyos. Ang manahan sa presensya ng Diyos ay isang kamanghamanghang karanasan na nagdudulot ng pagbabago sa ating buhay, sa ating pagkatao, sa ating pag-iisip, sa ating mga emosyon, sa ating buong pagkatao. Kapag ikaw ay nananahan sa presensya ng Diyos, alam niyo po, gaano mang kalaki ang problema, gaano man ang nangyayari sa iyong kapaligiran, alam niyo po, yung kagalakan niya ay palaging nandyan. Meron kang pusong 24/7 na umaawit ng papuri sa kanya because you are in love. Di po ba? Nung mga teenager po kami, ano, mga kaklase ko, pag may crush kami, naku, pag nakita lang namin yung crush namin, nakalimutan na namin lahat ng mga pinag-aralan namin. Amen. Yung bang kagalakan sa puso. Hallelujah. Okay. Una, Moses was never the same after the burning bush. Si Moises po, no, ay hindi katulad na ng dati pagkatapos ng kanyang karanasan sa burning bush, no, yung nagliliyab na puno. Number 2, ganun din po si Pablo, was a changed man after his road to Damascus, ano po, experience, ano?
At si Pablo ay isang bagong tao na pagkatapos ng kanyang karanasan sa daan patungo sa Damasco. Yung mga ibang mga Kristiyano, ang pagkakaroon ng isang karanasan na marinig ang tinig ng Diyos, kahit isang maikli lamang na tinig niya, ito ay pinapahalagaan po nila at hindi makalimutan na karanasan, di po ba? Ano pa kaya kung naririnig natin ang tinig ng Diyos sa araw-araw o marahil sa maraming beses ay isang araw o mas mabuti pa kung ito ay naririnig nating patuloy-tuloy. Hallelujah! Amen? Amen? Magiging partner mo in life ang Panginoon. Amen? Number four, for the most part, we talk to God. We talk to God, not with Him. Anong ibig sabihin noon? Karamihan, nakikipag-usap tayo sa Diyos, ngunit hindi naman siya kasama. Tayo lang salita ng salita. At di naman tayo naghihintay o naglalaan ng panahon upang manahimik at makinig sa Kanya. Why? Bakit kaya? Dahil hindi naman natin inaasahan na may sasabihin ang Diyos sa atin. Sabi ng Panginoon, according to your faith, be it done unto you. Kapag ikaw ay nanalangin, at kapag ikaw ay naniniwala pagkatapos mong nanalangin, naghintay sa Panginoon na siya'y mangungusap sa iyo. Alam niyo po, paano? Manahimik ka. Tapos isipin mo yung kaibuturan ng iyong puso dahil doon siya nananahan. Doon nananahan ang presensya ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ano pong sinasabi niyo sa akin? At hindi po tatagal, makakarinig kayo sa Kanya. Una, we desire Him to give us our wants or heal us, but not talk to us. Ninanasa natin na ipagkalub niya ang lahat ng ating kailangan o kahilingan o di kaya ang ating kagalingan. Ngunit hindi yung kausapin natin siya. Pangalawa, God loves us and desires to be our friend. Mahal tayo ng Diyos at nais niyang maging kaibigan niya tayo. Magpapasimula po yan sa pagiging best friend mo ang Panginoon. At sa huli, siya na ang lalaking pakakasalan mo. He will become your groom. It will be a love relationship. And you cannot live anymore without Him. There's always that awareness, may kamalayan ka palagi. Nakasama mo siya. San man dako, anuman, matulog ka, gumising ka, umiyak ka, tumawa ka, sasayaw ka, kasama mo siya. Bilang isang mapagmahal na kaibigan, ay nais niya ang ating fellowship, pakikipag-ulayaw sa Kanya, ang pagkakaroon ng ugnayan sa Kanya. Pangatlo, our goal should be constantly living in the presence of God, in the highest level of love possible. Ang ating hangarin ay yaong magkaroon tayo ng patuloy, na tayo'y patuloy na lumalakad at patuloy na nabubuhay sa Kanyang presensya. Sa isang posibleng pinakamataas na antas ng ating pag-ibig sa Kanya. Alam niyo po yung pinakamataas na antas ng pag-ibig natin sa Kanya, ang ating buong pusong pag-ibig sa Kanya. Do you love Jesus? Do you love Jesus? Amen, amen. So sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, sinasabi doon, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Alam niyo po, nabasa ko ito, pinost po ni Sister Joanne. Di ba, Sister Joanne, ikaw ba yung nag-post dito? Beholding as in a mirror the glory of the Lord. We are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. In 1 John 1:6, sinasabi po doon, we are also partakers together and enjoy fellowship. I-enjoy natin ang pakikipag-ulayaw sa Kanya. Alam niyo po, kung kayo nasanay dito, you cannot live without it anymore.
naging integral na bahagi na siya ng iyong buhay. Ngunit posible ba ito? Ang sinasabi kong ito, marahil para sa ilan na inihiwalay nila ang kanilang sarili mula sa pang-araw-araw na buhay. O di kaya ito rin ay posible sa mga matatandang tao dahil wala na silang gaanong ginagawa. Ngunit paano naman sa mga karamihan ng mga Kristiyano na nagtatrabaho ng husto sa 5 araw sa 1 linggo, yung iba nga 7 araw pa, at dahil may pamilya silang sinusustentuhan, posible ba ito talaga? Tayo muna po, no? Number 5, tayo muna po ay tumigil. Ano? Let's stop. And let us think about our relationship with the Lord. Manahimik muna tayo. At isipin niyo po ang kung ano ngayon ang kalagayan ng relasyon niyo sa ating Panginoon. Nilikha po tayo ng Diyos at ang lahat ng bagay sa ating paligid. Siya ay palaging nandiyan at palaging magiging nandiyan. He is everywhere and will always be there all the time. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, sa lahat ng oras. Alam niya ang lahat na naging, lahat ng iyon at lahat ng magiging. Ang Diyos ay isang spirito at dapat sambahin sa spirito at sa katotohanan. Habang inaalala ko ang Diyos, nagtataka ako. Una, bakit? Why does He wants a relationship with me? Sa atin. Kung bakit gusto niya ang isang relasyon sa atin. Pangalawa, how can I possibly get to know and communicate with Him? At paano natin siyang makilala at paano makipag-usap o makipag-ulayaw sa Kanya? Nalaman na natin na nais ng Diyos na maging kaibigan na malapit natin siya. Sa John 15 po, no? Verses 14 to 15, etong sinabi ng kanyang mga salita, "You are my friends if you do whatever I command you." Gusto po niyang makipagkaibigan sa atin kung pwede lang maging best friend natin siya. Paano? Magiging best friend natin siya, no? Kung ginagawa natin ang kanyang mga utos. Alam niyo po kung mag-decide kayo sa buhay niyo na mamuhay, na may katuwiran, at kabanalan. Hindi ko sasabihin na hindi tayo magkakamali. Tayo po'y magkakamali. Pero sa oras sanang nagkamali ka. Halimbawa, nagsinungaling ka. Tapos sigurado po ipapaalala yan ng banal na spirito sa'yo. Kapag pinaalala niya ka agad yan, agad-agad tatakbo ka sa kanya, "Lord, patawarin mo ko kanina. Nagdagdag na naman ako sa sinabi ko. Kanina nagsinungaling na naman ako. Ayoko yung ganitong pag-uugali, Lord. Alisin niyo po sa akin ito. I hate it, Lord God." Yun po ang nagpupunyagi. Hindi mo lang palalampasin na ang kasalanan mo at ibabaliwala mo. Ito talaga'y haharapin mo. Haharapin mo. At ito'y kukumpisal mo. At ayaw mo nang balikan yon. Dahil what? Gusto mong maging kaibigan ka ng Panginoon at gusto mong ikaw ay maging babaeng pakakasalan niya. Hello? Amen? Amen? Verse 15, "No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you." Kung kaibigan ka ng Panginoon, hallelujah! Lahat ng ipinahayag ng Ama kay Jesus, ipapahayag niya sa iyo. Woo! Hallelujah! Amen? Amen? Anong ibig sabihin noon? Ang Panginoong Jesus Kristo ang siya nang may hawak ng iyong buhay. Nalalaman mo kung ano ang nasa puso ng Amang Diyos. Hallelujah! Sa katotohanan nakasulat sa salita ng Diyos, marahil ay hindi ko kailangan malaman kung bakit. Kaya nais ng Diyos na maging kaibigan natin siya. Now, ang tanong, number 6, how can I become a friend of God? Paano ako magiging isang kaibigan ng isang taong o kaya isang Diyos
na nakakahigit at naiiba sa akin. Karamihan po no, sa aming mga kaibigan, sa ating mga kaibigan, ay may iba't ibang mga bagay na pareho sa atin. Kaya nga magkakaibigan tayo eh. Mga karanasan sa buhay, kung saan paaralan tayo nag-aral, simbahan tayo sumasamba, o ilan lamang sa mga karaniwang mga ugali na nagdudulot sa atin na magkakasama bilang isang mga magkakaibigan. Di po ba? Kailangan mo ring tangkilikin ang pagiging malapit sa mga taong ito dahil mga kaibigan mo sila. Pero sa Diyos, okay? Sa pagiging kaibigan natin sa Diyos, naniniwala ako na ang karaniwang denominator na naglalapit sa atin sa Diyos ay ang Kanyang banal na Espiritu. Di lang tayo lumalakad sa presensya ng Diyos, kundi lumalakad tayo sa Espiritu ng Diyos. Alam niyo po ba kung sino madalas ang nangungusap sa atin? Ang banal na Espiritu. Ang tinig niya ang siyang ating naririnig. Kaya kailangan sumunod tayo sa anumang nais niyang gawin natin. Kung anuman pinapaalala. Imagine po, napakasimple nun. Gown lang. Problema ko yung gown. Alam niya nasa isip ko yun. Kasi alam ng Diyos kung anong nasa isip natin eh. Sinabi niya sa akin, nung makalawang gabi, sabi niya, buksan mo nga yung cabinet mo. Kung saan mo linalagay yung gown. Pagbukas ko po, nandun yung kulay ng gown na yun. Imagine. Ang dami nating maiiwasang maraming problema kung nakikinig tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Ito po ay ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. Muling isinilang kapag tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kumusta naman ang pagtangkilik sa pagkakaroon ng ating pang-araw-araw na relasyon sa Kanya? Pangalawa, your joy of God is directly proportional to the amount of time you spent in His presence. Ang iyong kagalakan sa Diyos ay direktang proporsyonal sa dami ng oras na ginugol mo sa Kanyang presensya. Makita niyo po, no, ang isang taong palaging lumalakad sa presensya ng Diyos, yung countenance pa lang niya, puno na ng kagalakan. Pagkita mo ng kanyang mukha, napaka-aliwalas ng kanyang mukha. Di po ba? Ang sarap kasama ng taong ito. Di po ba? Pero alam na alam mo ang isang taong lumalakad sa laman. Makita mo pa lang ang kanyang mukha, parang kinurupot na luya. Amen? So napakainam po na lumakad tayo sa presensya ng Diyos dahil ang kanyang kagalakan ay aapaw dyan. Amen. The truth is, pangatlo, God is present in our lives at all times, in all places, under all circumstances. Ang Diyos ay palaging nandyan sa ating buhay sa lahat ng oras, sa lahat ng mga lugar, at Siya ay nandyan sa ilalim ng lahat ng mga pangyayari. Sa Psalm 139 po, ano, verses 7 to 12, meron pong bago ngayong translation, they call it the Message Version, okay? Sabi po sa verse 7, is there any place I can go to avoid your spirit? To be out of your sight? Verse 8, if I climb to the sky, you are there. If I go underground, you are there. If I flew on morning's wings to the far western horizon, you'd find me in a minute. You are already there waiting. Amen. Then I said to myself, oh, He even sees me in the dark. At night, I am immersed in light. Kahit ako'y nasa gitna ng kadiliman, ako'y babad ng liwanag. It is a fact. Darkness isn't dark to you. Night and day, darkness and light, they're all the same to you. Amen. So God is everywhere. Amen. Ano man ang maranasan natin, kadiliman man ito, o kaya kaliwanagan man, Siya'y palaging nandiyan sa ating tabi. He will never leave you nor forsake you. Amen. Amen. Okay, what do we need to understand? Number 7, we need to
we need to do is learn to communicate with Him at all times. Understand this is a learned action, okay? Ang kailangan nating gawin ang matuto na makipag-ugnayan sa Kanya sa lahat ng oras. At kailangan natin din intindihin na ito ay isang natututuhang bagay ukol sa pagkilos ng Diyos. Una, dapat, okay, nangangahulugan na ito ay kailangan natin munang hangarin na magawa ito sa ating buhay. We need to desire it. Amen? Pangalawa, you must learn what is required. Dapat mong malaman kung ano ang kinakailangan para magawa mo ito. Pangatlo, dapat mong paulit-ulit na magsanay ka hanggang sa ma-master mo ito. Ano yon? Ang paglakad sa Kanyang presensya. Kung halimbawa, itong araw noon, nakapaglakad ka lang ng 10 minutes, tapos naaliw ka sa ibang bagay, nakalimutan mo, pinaalala sa iyo, patuloy mo na naman. Amen? Kung ito'y patuloy-tuloy natin ginagawa, tayo po ay masasanay dito. Kapag nasanay at naisagawa na natin ito, ang mga gantimpalang ating matatamo ay mas higit na malaki kaysa sa maaabot ng iyong pag-iisip. At ang gantimpala ay tatagal magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Pangwalo, living constantly in the presence of God begins with a heartfelt renunciation of everything that we understand does not lead to God. Ang pamumuhay na patuloy sa presensya ng Diyos ay nagsisimula sa taus-pusong pagtanggi sa lahat ng bagay na naiintindihan natin na hindi humahantong sa Diyos. So lahat ng bagay na hindi ka nais-nais, na hindi magbibigay ng kasiyahan sa Diyos, iwasan po natin. Hello? Iwasan po natin. Gusto niyo bang tumandaan yung mga mukha? Sabi nga po ni Nanay Betty, no? Sumalangit na nga po ang kanyang kaluluwa. Sabi niya, Pastora, sabi niya, hayaan natin ang problema, mamroblema sa kanyang sarili. Amen? Nalala ko yung matandang yun, nakakatuwa kahit, praise God, sa kanyang buhay. Ang paggawa nito ay nagbibigay daan sa atin upang mabuksan ang isang tuloy-tuloy na pakikipag-usap o pakikipag-ulayaw sa Kanya ng may kalayaan at may kasimplihan. Alam niyo po, napakasimple lang ang lumakad sa presensya ng Diyos. Palagi niyo lang siyang kinakausap. Kaninang umaga, sabi ko, Lord, kailangan ba ako mag-almusal? O hindi? Ano bang gusto mong kainin ko? Sabi kong ganon. Sabi niya kasi, mag-almusal ka. O ano pong kakainin ko? Mag-oatmeal ka. Kasi yung oatmeal, pag linagay mo dyan sa tiyan mo, mamamagayan. At least mangangaral ka, may strength ka, sabi niya. O sige po, sabi ko. Yun pong kinain ko. Nag-oatmeal ako. Hindi po ba? Napakasimple lang. Amen? Una, we need only to recognize God intimately present with us in order to give ourselves to Him every moment. Kailangan lamang nating kilalanin ang Diyos sa lahat ng oras na Siya ay malapit sa atin. Sinasabi ko, Lord, sabi ko, hagda ka saguli. I miss the kay. Alam niyo po, sabi nga sa Biblia, kung ano yung inisip mo, yun na, di ba? Di ba? Di ba? Sabi nga sa Biblia, tinignan mo lang isang babae na may kalaswaan, yun na, nangyayari na yun, may kasalanan ka na. E, baligtad mo yun. Iniisip mo lang ang Diyos nandyan sa iyo, hinahagkan ka, nangyayari na yun. Hallelujah. Amen? Amen, amen. Pangalawa, kailangan nating humingi ng tulong sa Kanya para malaman ang Kanyang kalooban sa mga aksyon na kaduda-duda. Mga aksyon na kaduda-duda. Kung minsan kasi, nagre-reason pa sa tayo sa Panginoon eh. Lord, yan naman kahit eh. Hindi naman ano yun eh. Kasi kasalanan niya yun eh. Kaya kailangan ko lang ano eh. Yung bang ganun? At para sa wastong pagganap ng mga malinaw na nakikita nating
hinihiling niya sa atin. May hinihiling ang Panginoon sa atin eh. Can you spare me a time of worship? Pwede bang maglaang ka ng panahon ng pagsamba sa akin, ng panalangin, ng pagbasa ng Biblia? Can you spend a time na kausapin mo lang ako? Di po ba? Di po ba? Pangatlo, kailangan nating sabihin ang ating mga actions sa Kanya bago natin ito gawin. Halimbawa, yung bala kang gawin. Lord, paano kaya gagawin ito? Gusto kong gawin ito eh. Tama ba itong gagawin ko? Di po ba? At bigyan siya ng pasasalamat kapag natapos na natin ginawa ang mga ito. Salamat Panginoon, tinulungan niyo po kami sa practice. Sa maikling araw lang. Sa dalawang araw. Yung hindi ko man po kayang magtamburin. Pero nakapagtamburin ako. Nanay ko po, 88 years old, nakapagtamburin. Purihin ang Diyos. Amen. Ang cute-cute pa niya. Amen. Habang nabubuhay tayo sa patuloy na pakikipag-usap o pakikipag-ulayaw sa Diyos, magkaroon tayo ng diwa, kamalayan, na patuloy na pagpupuri, patuloy na pagsamba sa Kanya, at patuloy natin siyang mahalin ng buong puso kung sino siya at kung ano ang nagawa niya sa ating mga buhay. Kung iisipin niyo po palagi ang mga ginawa ng Panginoon sa inyong buhay, hindi kayo matatapos sa pagpapasalamat, pagsamba at pagpupuri. Okay, number 9, malapit na po ako matapos kasi tinakda ko po na 40 minutes lang ako mangangaral ngayon o kaya 45 minutes. Number 9, upang maranasan ang isang patuloy na pakikipag-usap o pakikipag-ulayaw sa Diyos, gaya ng panalangin, dapat muna nating makilala ang Diyos. Kapag kinilala natin siyang mas mabuti, mas mapapalapit po tayo ng malapit sa Kanya. At mas malapit na malapit tayo sa Kanya. Amen. Una, kung mas malapit tayo sa Kanya, ay higit na nagiging isang paraan ng pamumuhay ang ating mga panalangin. Ang ating panalangin will become a way of life. Ito'y bahagi na ng iyong buhay. Automatic na po ito. At hindi lamang isang kaganapan na nangyari sa isang particular na oras o lugar. Ito po'y pang-araw-araw, 24/7, kahit ikaw'y natutulog. Alam niyo po ba ang ating spirito'y nananalangin? Alam niyo po ba? Mamaya po may sasayaw kami dyan. Ano? Isang awit na naginip ako ng magdamag sa awit na to. So, anong ibig sabihin no? Anong espiritu ay patuloy na nagpupuri sa Diyos sa awit na yun. Isang maling akala sa ating pag-iisip ay yung isipin natin na ang mga oras ng pagdarasal ay dapat na naiiba muna o mula sa anumang ibang oras. Ay dapat ganitong oras mo. No. You can pray, you can talk to God 24/7. Yun nga eh, naging bahagi na siya ng buhay mo eh. Pangalawa, ang panalangin ay isang pakiramdam ng pagkakaroon ng palaging kamalayan o pagkasensitibo sa presensya ng Diyos. Sa makatwid, dapat tayong laging nasa panalangin. Hindi lamang sa mga special na oras o special na okasyon, kundi moment by moment. Ang nananatili sa diwa ng panalangin ay pinapayagan tayong mabuhay ng tuloy-tuloy sa kagalakan ng Panginoon. Pangasampu po, ito na yung huli, okay? Ang ating sanctification o ang ating pagpapakabanal ay hindi nakasalalay sa pagbabago lamang ng ating mga pagkilos. Ngunit sa paggawa ng mga pagbabagong ito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Amen. So ang pagbabago po, hindi lang sa mga kinikilos natin, ano, kundi sa paggawa sa mga pagbabagong ito. Na binago ka ng Panginoon, ito'y gagawin mo talaga. Amen. Amen. Iyon ay ang ating mga saloobin. Ano pa yon? Hangarin, hilig at kilos na magre-resulta
ng pag-alam natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ano yun? Anong kalooban ng Diyos para sa loobin natin, sa hangarin natin, sa hilig at kilos? Ito ay magre-resulta sa pag-alam ng kalooban ng Diyos. Amen? Una, lahat ng ating mga ginagawa ay dapat gawin natin ng dahil sa dalisay nating pag-ibig sa Diyos. Hindi po ba alam natin na ang Diyos ay pag-ibig? Sa makatwid, upang makilala natin ang Diyos, dapat muna nating maranasan ang Kanyang pag-ibig. Pastora, ang hirap umibig sa hindi ka ibig-ibig. Oo, kung iibigin mo yung tao, yun sa sarili mong kaparaanan. Pero kung ito'y iibigin mo sa kaparaanan ng pag-ibig ng Diyos, alam niyo po, maiibig mo ang taong hindi ka ibig-ibig. Amen? Kasi po kalakip dyan yung pagkamatay mo sa sarili mong kalooban eh. Diba? Pagyakap mo sa krus. Hallelujah! Upang maranasan ang Kanyang pag-ibig, dapat tayo magkaroon ng isang malapit na relasyon sa Kanya na kung saan sa katagalan ng relasyon na ito, na ang Kanyang kalooban ang siyang ating magiging kalooban. At ito ay magbubunga sa atin mga pagkilos at pag-uugali ng pagbabago. Amen. Ang pagsanay sa paglakad sa presensya ng Diyos ay isang progresibong pag-unawa at pagtanggap sa pamamaraan ng Diyos, na may kahanay na pag-unawa at pagtanggi sa pamamaraan ng ating sariling kalooban. Sa katunayan, ang pag-ibig ng Diyos sa loob natin na ang totoong karunungan. The love of God is the true wisdom. Kapag tayo lumalakad sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay lumalakad sa karunungan ng Diyos. Di po ba? Ang hirap lumakad sa pag-ibig ng Diyos, pero kung kasama mo ang Panginoon at siya'y best friend mo, amen? Amen? Nagiging katulad mo siya. Di ba yung mga mag-best friend, di ba? Magiging magkamukha sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Kaya nga, gusto nilang magkasama eh. Ganon din sa Panginoon. Amen? Amen? Ang karunungan niya ay magiging karunungan mo. Ang pag-ibig niya ay magiging pag-ibig niya. At ang karunungan ay ibang pangalan lamang para sa kasiyahan ng Diyos. Kapag tayo lumalakad sa pag-ibig ng Diyos, tayo lumalakad sa Kanyang karunungan, at kapag tayo lumalakad sa Kanyang karunungan, tayo nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. And we live by the joy of the Lord. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay maaaring maranasan sa iba't ibang antas, depende sa ating pagiging malapit sa Diyos. Ito pong mga apat na antas ng pag-ibig, pero hindi ko na po ibabahagi ito dahil ako po ay magdadive na. Okay? So, bago po ako matapos, nais ko pong pakita sa inyo ang isang pangitain, isang vision na binigay sa akin ng Panginoon. Can you post it, yung face? Okay. Noong pong 2 years ago, that was 3 years ago, 2018 nata, or 19 nangyari po ito. Kami po ay nasa Arizona. Alam ko po, pinakita ko na ito eh, pero Friday afternoon po yun. Sabi ni Pastor sa akin, matulog muna tayo kasi Sabado, lilipad na tayo sa California, sabi niya. Dahil mangangaral po kami sa churches sa California yung linggong yon. So, paghiga po namin, pagpikit po ng mata ko, nakita ko po ang mukha ng Diyos na napakalaki, at ako po'y ganito lang. Kaya doon po sa picture, makikita nyo, ayun lang ako, no? No, malit lang. Tapos nung pagkakita ko po sa Kanyang mukha, ang hindi ko po talaga maiwasan na tignan ay ang Kanyang mata. Ang mata po ng Panginoon ay puspos po ng pag-ibig. Tuwing tinitignan ko po ang Kanyang mata, ako po'y nalulusaw. Para bang nahihigop lahat ang aking kalakasan. At ako po'y nalulusaw na hindi ko makontrol kundi umiyak dahil puno po ng pag-ibig ang Kanyang mata. At habang tinitignan ko po siyang ganun, meron pong liwanag na lumabas sa Kanyang mata. At yung liwanag na yon ay
pumunta sa akin. Pagpunta po ng liwanag na yun, ako po'y inangat niya. At pag-angat po niya sa akin, ako po'y nilapit niya sa mata niya. At ako po'y nakapasok sa mata ng Panginoon. Yung next slide, please. Pagpasok ko po sa kanyang mata, nakita ko po ang isang ilog na napakaganda. Napakaklaro ng tubig doon. Very clear, parang crystal clear. Napakaganda po. At alam ko po, on the other side, nandoon ang Panginoon. Sabi ko sa kanya, Lord Jesus, can I cross the river now? Pwede na po ba akong tumawid sa ilog ng buhay? River of life po ang tawag kasi dyan. Tapos alam niyo po, sabi niya sa akin, no, you cannot cross the river yet. It is not your time yet. Hindi mo pa panahon. Kasi po, ang sino mang namatay at tinawid po niya ang ilog na yan, hindi na po siya babalik. Okay? Nakikiusap ako sa kanya dahil ako po'y talagang sabik na sabik sa kanya. Sabi niya, it's not your time yet. Pagkatapos po noon, nakatayo akong ganun, tinitignan ko ang river na yan. Naalala ko po nung bata ako. Hindi ko alam kung anong edad ko, 7, 8, or 9. Kasi po nung maliit kami, nagkasakit ang tatay ko. So, during school days, Monday to Friday, natutulog po kami sa mga lolo't lola namin. So, during that time, katabi ko po si Apong Pinyang, yung lola ko sa daddy ko, sa kwarto. So, sa edad na yun, may pangkaraniwang bagay na ginagawa ang Panginoon sa akin. Sa edad na yun, ako po'y kinukuha niya. At kami po'y lumalakad sa ilalim po ng ilog, na napakalaking ilog. At nagtataka po ako habang kami naglalakad na gano'n, siyempre po bata ako, nakatingin akong gano'n sa kanya at ako'y nakangiti. Bakit hindi ako nalulunod? Di po ba? Bakit nakakahinga ako sa ilalim ng ilog? Nakikita ko po ang napakaraming isda, napakaganda po, no? Tapos habang naglalakad kami gano'n, sabi ko, ay, Lord, naalala ko eh, apo ko ah, mga ganyan, yung lola ko. Iniwan ko sa kwarto niya. Kasi nga sinama niya ako. Siyempre po, bata pa ako, no? Iniwan ko yung lola ko sa kwarto niya. Sabi ko, baka anong mangyari sa kanya? Nakangiti lang po siyang ganun sa akin. Naglalakad kami. Maya-maya po, sa harapan namin, nakita ko yung kama ng lola ko. Nandun din sa ilalim ng ilog. At siya'y natutulog. Para sinasabi ng Panginoon, hindi ko siya pababayaan. So, paulit-ulit pong nangyayari sa akin yan nung malit ako. Hindi ko naunawaan na darating ang araw, ako'y maglilingkod sa kanya at maunawaan ko kung anong ginagawa niya. So, sa ilog pong yaan, kapag ikaw ay namatay na at ikaw ay tatawid na sa ilog na yan, ang kahalagahan po ng ilog na yan, bago tayo haharap sa presensya ng Diyos, kailangan muna tayong tumawid. Alam niyo po ba kung anong reason kung bakit tayo kailangan na tumawid? Ang sino mang tumawid sa river na yan, lahat ng masamang alaala sa kanilang buhay, lahat ng kasalanan na gawa nila sa kanilang buhay, lahat ng karumihang na gawa nila sa kanilang buhay, no? Pag-angat po nila, o kaya mga alala, pag-iisip na ginugulo ang kanilang pag-iisip, pag-angat po nila sa river na yan, wala kahit isa man silang matatandaan. Hello? Kayo po ba'y nakikinig? Amen? Kaya po sinabi sa Romans 8, mamaya po may sasabihin ako, sa Romans 8 verse 1 to 11, sa Amplified Version, sabi niya, therefore, there is now no condemnation, no adjudging guilty, wala ka ng guilt, no judging of wrongs of those who are in Christ Jesus. Amen? Wala nang pagsumbat, wala nang pag-alala, wala nang pag-judge sa mga maling ginawa mo sa kanila na nakay Kristo na. Amen? Isa pong kahulugan nito, kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, hindi mo na maaalala ang lumang karumihan
anumang kasalanan, anumang pag-aalala, anumang ginawa mong hindi maganda sa buhay mo, hinugasan na na, sinugop na ng river na yan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano pang pangalawa? Who live and walk not after the dictates of the flesh. Na nabubuhay, lumalakad, hindi sa dikta ng laman, but after the dictates of the Spirit. Hallelujah! Hallelujah! Hindi ko na po tatapusin babasahin ito. Basahin nyo na lang, okay? Bakit ko po sinabi yun? Amen? Dahil wala na nga ang mga bagay na yun sa atin. Bago tayo. Kaya yung nasa langit po ngayon, nasa presensya na ng Diyos, di man nila alam kung nung nagawa nilang hindi mabuti. Di man nila alam kung nung nagawa nilang kapalpakan dito. Nandyan na sa river na yan. In 1 Corinthians 3:16, sinasabi doon, "Do you not discern and understand that you, ikaw, at saka ang iglesia, the whole church, are God's temple, templo ng Diyos, His sanctuary, and that God's Spirit has His permanent dwelling in you." Permanenteng nananahan sa iyo. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Palagi siyang nandyan, nananahan sa atin. Hindi nyo ba namamalayan yan? Kayo ang permanenteng residente ng Panginoong Diyos. Anong dapat lang natin gawin? Magkaroon tayong kamalayan na palagi natin siyang kasama. Hello? Hello? Amen. And that God's Spirit has His permanent dwelling in you to be at home in you collectively as a church and also individually. So anong ibig sabihin nito? We are God's sanctuary. We are God's temple. Tayo ang templo ng Diyos. His habitation, kung saan siya nananahan. His tabernacle, ang kanyang tahanan, ang tabernakulo ng Diyos, tayo yun. Ito po ang ibig sabihin ng Feast of Tabernacle, nananahan ng Diyos sa atin. His dwelling place, lovely, di ba? Are your dwelling place? Sino yun? Tayo. Amen. His home, tayo ang kanyang bahay, His bride. Hindi ba? Kapag mag-asawa kayo, pag nakita mo yung asawa mo, I'm already at home. Di ba? Kasi ang pananahanan mo ay yung asawa. Kaya isa lang kayo eh. Kaya tayo ang pananahanan ng Diyos kasi maging isa lang tayo sa Kanya. His bride, His eternal dwelling place. God has possessed us. Hallelujah. Pag-angon natin sa ilog na yun, ang total na possession ng Diyos ay nangyari na sa atin. Wala nang kahit anuman tuldok ng kasalanan, tuldok ng karamihan. Tayo ay umaapaw ng presensya, kaluwalhatian ng Diyos. Tayo ay sinakop na niyang buo-buo para lamang sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Tayo ay sa Diyos. We are God's. He has totally possessed us. We are God's dwelling. We are God's habitation. We are God's tabernacle. The total tabernacling of God upon us. Hallelujah. And this is our destiny. At ito po ang ating destiny. At ito po dapat tayong nakatuon araw-araw sa destiny ito. That God will inhabit us. Amen. Now, are we preparing to be the tabernacle of God? Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. 38 minutes lang ako. Praise God. Hallelujah. Napakabait po ng Diyos, ano? God is good. Can you say God is good? God is good. Hallelujah. Can we raise those hands? Can we raise those hands? Manahimik po tayo sandali, ano? Habang nakataas ang mga kamay na yan, nakapikit ang ating mga mata.
Isipin nyo ngayon, ang relasyon natin sa Diyos. Kung ano ang kalagayan ng relasyon natin sa Diyos ngayon. Isipin po natin ngayon. Habang pong just play instrumental lang. I want us to think, anong kalagayan ng relasyon natin sa Diyos ngayon? Siya po ay nandito sa lahat ng dako, sa lahat ng oras. Hindi niya tayo iniiwan. Palagi siyang nandyan. Hindi lang siya nandyan sa kapaligiran. Nandito siya sa loobin ng ating puso. Ang sarap po ng Panginoon, totoo man. Nandyan sa loobin ng ating puso. Kailanman hindi siya nagbago at matagal nang naghihintay. Naghihintay siya sa ating pananabik sa Kanya. Mahal po tayo ng Diyos. Habang pong kinakausap niyo siya, niyayaan ko kayo na gumawa ng altar dito sa harapan at sabihin sa Kanya mula sa araw na ito, O Diyos. Mula sa araw na ito, makikipag-ulayaw ako sa iyo. Pagsusumikapan kong maging matalik mong kaibigan. Hanggang maging bahagi ako ng babaeng pakakasalan mo. Sige po, lumapit tayo dito sa harapan. Gumawa ng altar sa Panginoon. Habang tumutugtog po ang ating mga music people, make a covenant. Make a covenant before God. Gumawa po tayo ng covenant sa Panginoon. I don't want to lose you, Lord. Ayaw kong mawala ka sa akin. Nais kong ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking hininga. Ikaw ang maging dahilan kung bakit ako narito sa lupa. Sa bawat araw, sa bawat gabi, sa maghapon, sa lahat ng aking tinatangkilik, sa lahat ng aking iniisip, ginagawa, sinasalita. Gusto ko kasama kita dahil mahal kita, Panginoon. At ako'y lubos na nananabik sa iyo. Purihin po natin ang Diyos. Napakabait po niya. Sa totoo lang, napakabait niya. Tayo ang madalas nagkukulang sa Kanya. Kailanman hindi siya nagkulang sa atin. Napakabait po niya. Can you raise those hands and worship Him? Sige. Praise Him. Praise Him. Call upon His name. Speak in tongues. Kiyararabashkata yarerebabaka. Nenema aniyerea. Abashkani Yesuya namaa. Nebaka yarebashka. We love you, Jesus. We love you, Lord God. Nawa masiyahan ka sa amin sa araw nito. We want to praise your name. We want to glorify you. Lord, may we all be a blessing sacrifice, oh God, today. That will please you, that will glorify you, Lord God. That will give you joy. Come in our midst, Jesus. We love you. We love you. We love you. We want to be your best friend, Lord God. We want to draw near to you. Come and hug us, Lord. Hug us and we miss you, Lord God. Lord, yakapin niyo po kami. Yakapin niyo po kami. Lord God, dumating ka sa aming kapaligiran. Dumating ka sa aming kalagitnaan. Dumating ka sa aming puso. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig. Kung sino ka, ano ka, dumating ka sa amin, O Diyos. Pinupuri ka namin. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Shakaya rarababashkataya. Kiya rarababashkataya rarababaki. Yes, call upon Him. Sige, sige, call upon Him. Sige, just
on Him. He is waiting for you. Siya'y naghihintay sa inyo. Inihintay niya ang ganitong pagkakataon. Nalalapit tayo sa Kanya. Iiyak tayo sa Kanya. Mananapit tayo sa Kanya. Mamahalin natin siya. Hahanapin ang kanyang mukha. Nandito po siya. Minamahal po niya tayo. He loves us. Sige po, patuloy tayong tumawag sa Kanya. Patuloy natin tawagan ang Kanyang pangalan. Keep worshiping God. Keep calling upon His name. Call upon the name of the Lord. Call upon His name. He is here. He is here. Nandito po siya. Kiyararababashkataya rarababakaya. Hallelujah. Jesus, we love you, Lord. We love you, Jesus. Lord, nananabik po kami sa inyo. Nauuha po kami sa inyong presensya. Dumating po kayo sa amin, Panginoon. Dumating po kayo sa amin, O Lord. Lord, yakapin niyo po kami sa masandaling ito.